Kayong mga didishits na bubuhay kayo ngayon sa isang pangarap na kailanman hindi na matutupad. Ang pangarap ninyo na maging presidente, si Vice President Sara Duterte, ay hindi na mangyayari. Itaga niyo yan sa bato. Ayaw ng tao sa mga tuta ng China. Ang gusto ng mga Pilipino, ipaglaban po natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kaugnay po ng paglaban sa ating karapatan, pakinggan naman po natin ang interview nito pong si Pinky Webb sa ating Senate President na si Mig Subiri, na kung minsan tinatarget din po ng mga DD sheets sapagkat siya po ay naninindigan para po sa West Philippine Sea. Before both houses of Congress and its significance. Well, if you ask me, I'm guilty on this, Pinky, because last April we sent a delegation. I was heading a delegation to Japan and met with the members of Parliament of Japan, and we had an opportunity, a golden opportunity, to meet with the Prime Minister. Pumayag po siya na makipag-meeting po sa amin. So during this meeting, I discussed it with my colleagues. Why don't we invite him to address a joint session of Congress? Tinawagan ko po si Speaker Martin, and Speaker Martin pumayag. Sabi niya, why not? We haven't done that in a long time. And I told him, I think we haven't done it since 2006. And I was absolutely correct. So during that meeting, nung meeting po namin ni Prime Minister Kishida, I brokered the idea. I basically came up with the invitation for him to also speak to a joint session of Congress. He will not only be speaking to the joint session of Congress, but he'll be speaking not only also to the nation, but also to the world. So I think this was a great idea, and we are so happy and thankful that both houses, the Senate and the House of Representatives, were able to push through with this. Napakaganda po ng mensahe niya. As you've heard, Kiki, all the goodies that he had offered to the Philippines, the 600 billion yen, 600 billion yen ODA package, which is 225 billion pesos, the 12 ships that he already has given the Philippine Coast Guard. And by the way, because of this ship, he's adding additional 5 more 97-meter ships for our Coast Guard. The delivery of a very, very comprehensive warning and control radar to the Philippine Air Force, as well as for the Navy next year. And this is a very efficient radar system which can actually monitor small little boats coming into our territory all around the archipelago. Yun, nadinig po natin ang ilan sa mga bahagi ng pananalita ni Senate President Mig Subiri. Nagpapakita lamang din yan na siya po ay kumikiling sa kagustuhan ng taong bayan na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. In particular, siya po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng joint session at magsalita ito pong si Prime Minister ng Japan na si Kishida Fumio. At dahil po dyan, kasaysayan po iyan, napakinggan din po natin ang mga naisin ng bansang Japan, in particular yung Reciprocal Access Agreement. Ito po ay katumbas ng Visiting Forces Agreement ng ating bansa sa Estados Unidos at saka sa Australia. Ang Reciprocal Access Agreement, magbibigay po ito ng pantay na kooperasyon at interoperability para po sa ating mga military troops at military ng Japan. Nang sa ganon, maisulong po natin ang interest po natin, ang interest po nila when it comes to security and defense, lalong-lalo na po dyan po sa West Philippine Sea. Ayon po sa isang eksperto na si Professor Jay Batong Bakal, naniniwala po siya na kung malakas po ang ating kooperasyon sa bansang Japan at iba pang mga like-minded nation, eh hindi po gagawa ng hindi magandang akto ito pong bansang China. In short, deterrence po ang pagkampi, pakikipag-alyansa po natin sa mga like-minded nations katulad po ng Estados Unidos, Australia, Japan, pumapasok po sa eksena ang Canada, Germany, at halos lahat ng mga bansa na naniniwala po sa international law, in particular sa United Nations Convention on the Law of the Sea, kung saan itinatakda po nito na ang isang bansa ay meron pong karapatan sa kanyang karagatan kung ito po ay nakapaloob sa tinatawag na territorial sea, kung saan meron pong sovereignty, at kung ito naman ay exclusive economic zone, kung saan meron pong sovereign rights. Ngunit ang bansang China, hindi po yan nire-respeto.
Kaya kailangan po natin, dahil tayo po ay mahinang bansa, makipag-alyansa, makipagkaibigan sa mga malalakas na bansa na katulad po natin ang paniniwala. Pero kung ikaw ay isang DD sheets, maliwanag na hindi mo mauunawaan ang mga sinasabi po natin dito, ikaw ay sapagkat tanga, ikaw ay bobo, ikaw ay siraulo, ikaw ay tambaloslos, o kaya ikaw ay masokista. Kapag ka mga ganyan ang iyong katangian, BTSTM, definitely, hindi mo mauunawaan ang kagustuhan ng maraming Pilipino. Kayong mga DD sheets na bubuhay kayo ngayon sa isang pangarap na kailanman hindi na matutupad, ang pangarap ninyo na maging presidente, si Vice President Sara Duterte, ay hindi na mangyayari. Itaga niyo yan sa bato.